Bukod sa dagdag na 12 sentimo kada kilowatt hour, posible ring makapagpataas sa bill ng ilang customer ng Meralco ang tinatawag na bill deposit. Susumain at kukunin ang average consumption kada buwan ng isang customer. At kapag mas mahal ang halaga nito sa binayarang deposito, noong nag-apply ng service sa Meralco, may babayaran ng customer na karagdagang deposito. Pag mababa naman, makakatanggap ng refund. Ayon naman sa Energy Regulatory Commission o ERC, legal ang paniningil ng bill deposit ng Meralco. Pero kailangan daw, tama ang gagawing sistema ng pangungulekta ng nasabing kumpanya. Ang bill deposit na sisingilin ng Meralco, yan ang ating tatalakayin ngayon. At eto, live tayo ngayon dito sa talakay natin si Attorney Francis Juan, Executive Director po ng ERC, Energy Regulatory Commission. Good morning po, Attorney Juan. Good morning, Igan. At nakikinig pala sa telepono si Ginoong Joe Saldarriaga, ang External Communications Manager ng Meralco. Joe, good morning, Joe. Hi, good morning, Igan. Good morning, Executive Director Juan. Oh. Magandang umaga po. Okay, bill deposit. Ito'y bukod pa sa 12 centimos sa dagdag singil, may isasabay na bill deposit. Parang sa mga consumer ng kuryente, parang bago sa pangdinig ito, pero matagal na ba ito, Joe? Well, ito ho yung amount na nire-require ho from all customers. Ng pag nag-apply ka? Oo, pag nag-apply ka ang isang distribution sa isang distribution utility. Oo. Para ho itong guarantee for payment ng pong electric bills, equivalent po ito sa estimated billing for one month. Base ho dun sa load schedule na pin-provide ho ng customer. At the same time ho, requirement ho ito. So, ibig sabihin, hindi ako nakapagbayad this month, hindi mo pwedeng putulan kasi may bill deposit. Doon kukunin, ganun ba? Hindi, Igan. Kasi yung bills na sinisingil sa'yo, yung after mong magamit ito, yun yung sisingilin ng utility sa'yo. So para saan ang bill deposit? Yung bill deposit is yung pag-guarantee na pag hindi nabayaran yung bill na yon. Oo nga, hindi ko mababayaran nga yung bill, doon kukunin. Hindi, ang mangyayari kasi mate-term, hindi tuluyang nabayaran, Igan, magkakaroon ng disconnection notice once na disconnect yan. Meron certain period of time for you to have the service reconnected. Pero pag talagang hindi na natuluyang na-settle ito, ang tawag doon terminated yung contract, that is where the deposit will come in. Okay. Pero ngayon, susumahin nyo, di ba, kung mas mababa yung konsumo, tama. So may refund. Yes. So, may interest to, di ba? Oo. Oh. Tama po yun. Lahat po nung interest sa bill deposit will be given to customers. Lahat ng excess deposit po ay i-refund din. Lahat po nung customers na qualified for full bill deposit refund due to good so, credit rating will also be informed. Ibig sabihin, Joe, one time lang ang bill deposit? Sa ngayon kasi habang ito'y ina-assess pa namin, Igan, at bukas nga makikipag-ugnayan po kami kina Executive Director Juan, we are cognizant po doon sa mga natanggap naming feedback na may mga customers talaga na they will of course find it difficult na i-settle it at a one-time manner. No? So kami humahanap kami ng paraan. We are cognizant of the feedback we have been receiving. At siguro ang mangyayari nito is gagawa tayo ng paraan na hindi naman magiging mahirap para sa ating mga customers. Okay, so pwedeng hindi siya sumabay doon sa 12 centavo na dagdag singil ngayon. Well, yun, titingnan natin kung ano yung mga options available, Igan. Pero ang assurance namin is that hindi ito magiging difficult. Hanap talaga tayo ng pamamaraan. Kasi nga, base dun sa mga natanggap nating feedback, it would be best to really look for a way na magiging madali ito for all our customers. Okay, Joe, salamat ha. Thank you very much, Igan. Punta tayo sa legal. Si Attorney Juan nandito. Okay, so pag unang napainggang bill deposit, parang bago nga sa pandinig, no? Pero matagal na yung component ito ng electricity bill. Matagal na itong sinisingil mula sa mga customer ng mga utilities. Bago pa man sila maging customer, ay kinakailangan nilang magbayad nito. Deposit. Bilang paniguro nga na kung hindi sila makabayad, ito ngayon ang sasagot. Para so legal ito, Attorney Juan? Oo, may regulasyon para dito. At sabi nga nakapaloob daw sa Magna Carta, hindi na siya bago, no? Oo, hindi na siya bago. Even before yung Magna Carta, yung mga regulasyon nung nauna pang Energy Regulatory Board, ang bill deposit ay nire-recognize na legal. Kasi ang impression kasi, bakit pag hindi ako nakapagbayad ng aking buwan ng singil,
at may notice of disconnection, putol agad, eh, may bill deposit pala. Yung bill deposit kasi na yan, hindi rin naman ginagalaw yan ng utility. Hindi nila ito gagamitin. Ang mangyayari kasi, kung ikaw ay magte-terminate na ng iyong serbisyo, ibabalik din sa iyo yan kasama ang interest dito. Mm. Ang pagkakataon lang na ito ay ia-apply doon sa iyong nakonsumong kuryente ay kung na-terminate na nga yung serbisyo mo at hindi ka nagbayad noong naiwan mong... Mga naiwan. O, yung hindi naiwan ito sa mong, habang gumagamit ka ng kuryente ngayon. Tama. Para rin doon sa apartment, karaniwan. 2 months advance. Oo, may deposit. Pagkatapos na nung kontrata nyo, ikaw ay lilipat na, aalis, doon ibabalik sa'yo. Titignan ko ilang buwan kang hindi na kapabayad. Karaniwan, may ibabalik pa sa'yo o wala, di ba? Oo. Ang deposito, ibabalik sa'yo matapos na na-terminate ang iyong kontrata. So dapat nga may paliwanag na ang bill deposit ay hindi garantiya ng ika nga doon kukunin yung hindi yung pagbabayad. One-one, ito'y gagamitin pag tinapos mo na yung servisyo. Oo. Pero ito nga ay parang dinideposito mo ring pera sa utility mo na ikaw naman ay kikita ng interest dito. Kaya lang ba ang magulat yung ibang customer dahil biglang may isisingil sa kanila dahil ang nangyari naman, eh mataas pala ang konsumo mo, so dapat ang bill deposit mo, eh sumabay doon. Eh yung unang binayaran, mababa. Yun na nga. Diba? Nagkaroon ng nagkabiglaan dahil ito nga ay unang pagkakataon na nag-implementa ang Meralco ng adjustment ng bill deposit. At mayroong mga customer sila na malaki ang naging pagbabago ng kanilang konsumo. Kaya't mas malaki ngayon ang kailangan nilang bill deposit na ilaga. Pwede bang may kapangyari yan ba, ERC, na ipatigil muna yung adjustment ng bill deposit dahil may 12 centavos pa kaming babalikatin. Yan na nga, isa yan sa mga pag-uusapan sa aming kumperensya bukas. Pinatawag na ng komisyon ng Meralco upang magpaliwanag tungkol sa bagay na ito at upang makahanap tayo ng solusyon para naman yung mga nagrereklamo dahil sa hirap nung yung burden na binibigay nitong karagdagang bill deposit ay maibsan. Baka marami ang hindi maglagay ng parol tsaka Christmas lights. Oo nga, magpapasko pa naman. At Tony Ma, maraming salamat. Balitaan mo kami, ha? Oo, maraming salamat. Tony Francis Juan po, Executive Director ng Energy Regulatory Commission at si Ginoong Joe Saldarriaga ng Meralco.